Mga kabangers, welcome to Antipolo! Tapos na tayo sa Cavite, sa Batangas, at sa Quezon. Umulan o umaraw, walang makakapigil, kaya tara na sa lalawigan ng Rizal! Parte pa rin ng Calabarzon Food Trip? Tara, samahan nyo kami sa Biyahing Rizal. Ang una nga nating pinuntahan ay ang sikat na itikan dito sa Angono, ang Marlon's Fried Itik na simula pa noong dekada 70. Dito lang yan sa likod ng munisipyo. Tayo mga kabangers, nandito tayo ngayon sa Angono, Rizal. Nandito tayo sa Marlon's Fried Itik. Ayan. Tikman natin yung itik nila. Ano, ito palang hilera nila dito. Isang itikan siya. Puro itik yung mga tinitinda dito ng dito sa street na to. Ayan. Ito daw yung pinakasikat dito sa ano, sa Angono na itikan. Kaya titikman natin. Ang kinuha natin dito yung ano, kalderetang itik nila tsaka yung fried itik. Ayan. Bago luto, medyo mainit-init pa. Tara, tikman natin. Init. Oh, usok-usok ko. Oh. Yung sausawan. Hindi ko naangat. Kain po, tikman natin. Sarap. Sarap ng sausawan, medyo ano, manangis na siya. Yung ating karet. Panalo. Tikman natin yung kaldereta. Grabe yung kaldereta, talagang parang ano yung malapot na malapot eh. Sakto-sakto lang yung lasa. Sobrang solid ang lasa ng ito. Yan. Iyakan na natin ito. Init. Dito pala sa Marlon's Eat, ano, Eat It, Fried Eat It, walang ano ha,
walang dine-in dito, na kiusap na kami kay ate na mag-dine-in kami dito. Yaki sabaw. Ang lambot niya. Yung itik pag hindi mo pinakuluan ng maayos, talagang makunat siya lutuin para yung native chicken. Ito sobrang lambot. Ano, kung mapadaan kayo dito sa ano, wag niyo kalimutan, gusto tayo ng ano, Marlon's Fried Itik, napakasol dito, panalo. Ikaw una dito sa mga nandito, na itikan. Thank you po, salamat po. Ang sunod nga nating pinuntahan ay ang Batil Patong Pancit of Tugigaraw dito sa Antipolo. Nung dito pa nga kami sa Antipolo nakatira, eh dito din ako bumibili ng mga pansit kasi bukod sa mura, eh masarap talaga. Mga bihon pa lang natikman ko dito, kaya titikman natin ngayon ang kanilang Batil Patong. Dito lang sila matatagpuan sa may papuntang Hinulugan Taktak at sa may Klinika Antipolo, bali na sa mismong gitna siya ng sangangdaan. Pag napadaan kayo ng Antipolo, subukan nyo ang Batil Patong Pansit of Tugigaraw, Solid Lods. Tara, banata natin. Hindi makukumpleto ang Antipolo food trip mo kung hindi ka dadaan sa pinagmamalaking kakanin at pasalubong ng Antipolo, na dito mo matatagpuan ang iba't ibang uri ng pasalubong tulad ng kasoy, suman, at madami pang iba. Kung mapapadaan kayo dito, dito kayo bumili kay Ate Burly. Napakabait ni Ate Burly. Ate Burly! Ha! Iba natin? Burly, sarap ang suman mo, Ate Burly. Ano alo to? Stop! Wala siyang tamis, ano lang siya, parang alat lang siya. Hindi tulad yung sa Batangas natin. Batangas natin medyo manamis-namis eh. Marami kayo pwede pagpilihan dito, gusto yung chicharon. Pag bumili pala kayo ng suman na isang balot. Magkano kayo, ano tayo, isang balot kung ay yung suman mo magkano? Isang buk... Ayan. Yung suman niya, 100 pesos isang ganito. Isang ganito, 100 pesos.
May dagdag na 5 piraso. Diba? Bet siya ate Burley? Panalo? Sarap. Pati ganun pa rin. Pati ganun niya. 100 may dagdag niya. Sige, dito. Ang kasunod ng ating pinuntahan ay ang Sky Lunch dito sa Botong Francisco Avenue sa Angono. Bakit? Bakit tanghila? Yut. Okay sana, maganda ang view at mukhang masarap ang pagkain. Kaso inabot na kami ng takip silim. Hindi kami maka-order dahil wala pa yung kahera nila. Isang oras na kami naghihintay kaya umalis na lang kami. Dumiretso kami sa Iyot. Iyot. Eat, unwind, travel. Kaso sarado pa. Kaya hindi na rin kami nakakain dito. Dahil nabiting kami sa Iyot, dito na lang kami dumiretso sa Sogo. O siya, abangan nyo na lang sa part 2. Ang bilib. Sa Sogo. We'll be right back.